Magandang paraan ito para mas mabilis nating mabuild ang ating emergency fund sa tulong ng tax refund, cash gift, company bonus. You can reach your goal faster. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 6 tips paano magkaroon ng emergency fund. Mahalaga ang emergency fund sa buhay natin. Sa tulong nito, maaari pa rin tayong magkaroon ng sapat na pondo para sa pangangailangan sa loob ng ilang buwan kapag nawalan tayo ng trabaho. At dahil sa wala tayong trabaho, maaaring malubog tayo sa utang, kaya ang emergency fund ay magbibigay ng quick access sa needed cash natin. Emergency fund can defend you against debt. At sa tulong nito, maaaring maiwasan natin ang pagkasira ng ating financial. Pero bakit marami pa rin ang walang emergency fund at hindi handa sa mga unexpected things na dumarating sa atin? Magbibigay ako ng ilang mga dahilan at ilang anti-emergency fund sentiments. Una, ang emergency fund umano ay hindi para sa mga bata. Pangalawa, karamihan ay kailangan muna ng salary increase bago makapagsimula. Pangatlo, marami akong ibang financial priorities o pinagkakagastusan. At ang pang-apat, may mga utang pa akong kailangan bayaran. Ito ang ilan sa mga dahilan bakit hindi nabibigyan ng halaga ang pagkakaroon ng emergency fund. At dahil sa mga dahilan na yon at anti-emergency fund sentiments, marami ang nalulubog sa utang, stress na stress, limited at less ang enjoyment, unprepared sa mga major life events, at ang pinakamasakit, walang financial freedom. Yan ang maaaring mangyari sa atin kapag patuloy na hindi tayo mag-iipon ng emergency fund. Ang emergency fund ay perang nakatabi para sa mga di inaasahang pangyayari sa buhay natin tulad ng unforeseen medical expenses, home repair and replacement, unemployment, at ngayon, ang pandemic na nararanasan natin. Sa pagkakaroon ng emergency fund, kailangan lang natin ng 3 to 6 months or mas best 1 year ng ating income. Kung kumikita ka ng 15,000 a month, dapat meron kang 45,000 to 180,000 emergency fund. At ngayong alam na natin ang halaga ng emergency fund, anti-emergency fund sentiments, consequences at amount, paano nga ba tayo makakapag-ipon at magkakaroon ng emergency fund? Una, you need to set a goal. Sa tulong nito, mas pagkakaroon tayo ng financial plan. At dahil meron kang financial goal, mas mabibigyan natin ng priority ang mga kailangan at mga dapat i-budget. Isipin mo lang ang mga bagay na di mo kailangan, then set aside mo yung pera na yon para ma-achieve mo ang financial goal mo. Pangalawa, create a budget. Para masunod natin ang financial goal natin, kailangan nating alamin kung magkano ang income at expenses natin. Kapag nagawa nating mag-budget, makikita natin ang dapat ibawas sa expense para madagdagan natin ang ating emergency fund. Pangatlo, automate your savings. If your employer or bank offers direct deposit, maaari tayo magpakalta sa ating sahod automatically tapos ipatransfer mo sa iyong emergency savings fund. Magandang paraan ito para madisiplin tayo at ma-develop ang habit ng pag-iipon. Sa tulong nito, di natin namamalayan na malaki na ang iyong emergency fund. Pang-apat, sell something. Kung bibigyan mo ng oras ang paghahanap ng mga lumang gamit or mga di ginagamit tulad ng kids' toys, tools, damit, at iba pang maaari nating i-convert into cash, sa pamamagitan nito, mas makakadagdag ito sa ating emergency fund. Panglima, save your extra money. Magandang paraan ito para mas mabilis nating mabuild ang ating emergency fund. Sa tulong ng tax refund, cash gift, company bonus, you can reach your goal faster. Kapag na-receive natin ito, instead na gastusin,
ilagay ito sa iyong savings account. Pang-anim, find other sources of income. Lagi ko ngang sinasabi, think of your passion or hobbies tulad ng sewing, cooking, writing, selling, and teaching. Maaari tayong magkaroon ng extra money. At kapag nagawa natin ito, yung perang kinikita natin sa ating sideline ay ilagay agad natin sa ating emergency fund. More money and spend less. Marami din pwedeng pagkakitaan ngayon. Dahil sa pandemic, mas marami ngayon ang nag-o-online business. Maaaring magkaroon tayo ng opportunity para kumita na extra. At yon ang mga step at tips na maaaring gawin natin to save and build an emergency fund. Lagi nating tatandaan, starting an emergency fund is necessary building blocks for long-term stability. Anyone can do it. You just need the right goals and plan. Now is the time to plan for the worst. Panic is bad, but overreaction is good. At para sa ating summary, steps and tips to save an emergency fund. Una, set a goal. Pangalawa, create a budget. Pangatlo, automate savings. Pang-apat, sell something. Pang-lima, save extra money. At pang-anim, find other sources of income. Para mas matuto ka pa, join our free 1-hour online financial class. Meron kaming schedule every Tuesdays and Fridays, 8 p.m. Philippine time. To register, just check the link below or go to bit.ly/onlinefinancialclass2020. Kung gusto mo mag-avail ng free online financial check-up with one of our financial educators, just check the link below to register or go to bit.ly/onlinefinancialcheckup. To know more about savings, investment, and online business, visit our website www.1millionclub.com. You may also email me at roan.capistrano@gmail.com. Pwede mo rin akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, at pwede mo rin akong i-text or call sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.